Ikawalo ng Hunyo, Lunes sa 10th linggo ng karaniwang panahon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang makita ni Jesus ang makapal na tao, umahon siya sa bundok, naupo siya roon at lumapit sa kanya ang mga alagad at nagsimula siyang magturo sa kanila. Mapapalad ang mga may diwa ng dukha sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nagluluksa sapagkat pagiging hawain sila. Mapapalad ang mga hindi marahas sapagkat mapapasa kanila ang lupain. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katarungan sapagkat bubusugin sila. Mapapalad ang mga maawain sapagkat kakaawaan sila. Mapapalad ang mga may busilak na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga nagpupunyagi para sa kapayapaan sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katarungan sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kung iniinsulto kayo at pinag-uusig at sinisira ang puri dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang gantimpalang nasa Diyos para sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Mapapalad kayo. Huwag na nating isa-isahin pa kung ano ang mga kahulugan ng mga mapapalad na binabanggit ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, sapagkat nang ipaalala sa atin na naiiba at kabaliktaran ang kahulugan ng mapapalad sa Ebanghelyo sa mga itinuturing na mapapalad ng ating lipunan. Bakit nga ba mapalad na maituturing ang mga dukha at nahahapis, ang mga hindi marahas at ang iba pang binanggit ni Jesus? Mapapalad sila sapagkat sa mga pag-uugaling ito, sila sinusukat ng Diyos at sa ganitong pamamaraan din tayo nagiging katugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya't kailangan nating mamili at manindigan. Bakit natin ginagawa ang ating mga pinagkakaabalahan at pinagsisikapan sa buhay upang maging kaaya-aya ba sa paningin ng Diyos o makaranas ng panandalian at numilipas na parangal mula sa ibang tao? Pagsasagawa. Araw-araw hilingin natin sa Diyos na maisabuhay natin ang mga pag-uugaling batayan ng ating pagiging mapalad sa Kanyang paningin.